Kilalanin po natin si Efren Ongpin Reyes Sr., na mas kilala sa mundo ng Philippine show business bilang si Efren Reyes Sr. Si Efren ay isang sikat na classic actor, director, producer at screenplay writer. Siya ay ipinanganak noong June 18, 1924 sa Maynila. Ang kanyang lolo ay si Severino Reyes na sumulat ng sikat na kwento ni Lola Basyang at siya rin ang author at producer ng Walang Sugat na sikat sa mga sarsuela noon. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang video. Salamat! Si Efren Reyes Sr. ay lumaki sa O'Donnell Street sa Tayuman, na ngayon ay kilala bilang Severino Reyes Street. Siya ay isang telenero sa entablado bago naging artista. Kahit na galing si Efren sa may kayang pamilya ay pinili niya ang pag-aartista dahil sa kanyang hilig sa sining. Siya ay nagsimula sa pag-arte sa pelikula sa pagganap sa mga supportang roles. Ilan sa mga ito ay Ang Hiram na Pangalan at Wala na Akong Luha noong 1948. Ang kanyang naging biggest break at biggest hit ay sa pelikulang Commander Sandang noong 1949. Siya ay naging pinakamalaking bituin ng Premier Productions na gumanap sa mga action movies at mga epikong costume films. Ilan sa kanyang mga naging pagganap ay sa Kapitan Bagwis noong 1951. Kapitan Berong noong 1953. Paltik Aventurera, Pedro Penduko, Under Di Saya at Mag-asawa'y Di Biro noong 1954. Siya ang unang aktor na gumanap bilang ang sikat na karakter na si Pedro Penduko sa pelikula. Si Efren ay nanalo sa Asian Film Festival ng Best Actor Award noong 1955 sa pelikulang Ifugao na ipinalabas noong 1954. Nakuha rin niya ang FAMAS Best Actor Award sa pelikulang Kaday ng Putik noong 1960. Dalawa sa kanyang naging pelikula na Salabosab noong 1954, at Kalibre 45 noong 1957 ay nahirang sa FAMAS bilang Best Pictures. Dahil sa talento ni Efren sa fencing, siya ay napasama sa maraming swashbuckling movies tulad ng Prinsipe Don Juan noong 1950. Carlos XIII noong 1953. Prinsipe Villarba at Haring Espada noong 1956. Prinsipe Alejandro at Eskrimador noong 1957. Naging sikat ang mga sword duels nila ni Johnny Montero sa maraming pelikula na hinangaan ng kanilang mga tagahanga. Ang malalaking film productions noon ay ang Sampaguita Pictures, LVN Pictures at ang Premier Productions. Habang ang Sampaguita at LVN ay nagpapaligsahan sa kanilang mga mestizong actor, ang Premier ay nag-focus sa mga actor na mukhang Pilipino na isinasabak nila sa maaksyon na mga pelikula. Aktor na tulad ni Efren Reyes. Malaking tao at kayumanggi na tunay na may itsurang Pilipino kung saan nakaka-relate ang mga manunood na kanyang naging advantage sa mga mestizong actor ng panahong iyon. Si Efren Reyes din ang nagpasimula ng mga pelikulang western genre o pelikulang cowboy sa Pilipinas. Ito ay nagsimula sa kanyang pagganap sa Bandido noong 1950. Nasa una ay pinagdududahan pa ng kanyang mga nakasama sa pelikula kung ang ganitong klaseng genre ay papanoorin ng mga Filipino sa kadahilanang wala naman cowboy sa Pilipinas. Subalit ang pelikulang ito ay naging big hit sa mga manunood at nagpasimula ng Pinoy Western movies. Si Efren din ay kilala rin director. Ang unang pelikula na kanyang ginawa bilang direktor ay Ang Haring Espada noong 1956. Ginamit niya dito ang pen name na Severino Reyes III. Kinilala ang kanyang talento sa pagiging director sa mga pelikulang Albano Brothers noong 1962. Sigaw ng Digmaan noong 1963, Pilipinas Kung Mahal noong 1965, at Dugo ang Kulay ng Pag-ibig noong 1966. Siya rin ay naging director sa mga sikat na pelikula ng hari ng Philippine cinema na si Fernando Poe Jr., o The King. Ilan dito ay ang Sigaw ng Digmaan noong 1963, na nanalo ng FAMAS Best Picture ng nasabi rin taon na iyon.
Ito ang Maynila noong 1963. Daniel Barion at Baril na Ginto noong 1964. Ang Daigdig Ko Ikaw at Pilipinas Kung Mahal noong 1965. At Zamboanga noong 1966. Si Efren din ay founder ng Liwayway Magazine na dating inilalathala sa salitang Cebuano. Ito ay ginawa niyang malathala sa Tagalog upang maka-attract ng mas maraming mambabasa. Sa Liwayway din unang nalathala ang karakter ni Kulafo na isang local version ni Tarzan. Ito ay isinulat ni Pedrito Reyes noon. Ang Kulafo ay muling binuhay noon bilang isang ice drop brand na negosyong pag-aari ng pamilya Reyes. Si Efren Reyes Sr. ay isa rin producer ng pelikulang Pilipino. Marami rin siyang naisulat na pelikula bilang screenwriter. Ilan sa kanyang mga naisulat ay ang pelikulang Pitong Gatang noon 1959. Basta Pinoy noon 1960. Pitong Sagisag noon 1961. Cuatro Candenades noon 1962. Ang Babaeng Ispatnik, Ang Asawa Kong Barat at Ang Sanggono at Kolehiyala noon 1963. Ang Daigdig Ko Ikaw noon 1965. At The Jukebox Queen noon 1966. Maraming artista na matapos makagawa ng mga tagumpay na pelikula ay sumubok maging director o writer pero marami din ang hindi nakakamit ng rurok ng tagumpay sa mga ito. Pero si Efren Reyes Sr. ay masasabing ang naging tagumpay ay natatangi. Hindi lang siya isang magaling na aktor, isa rin siyang tagumpay na director, producer at screenwriter. Ito ay sa kadahilanang si Efren ay may katangi-tanging artistic talent, disiplina at imahinasyon. Siya ay unang ikinasal kay Primitiva Reyes at sila ay may tatlong anak. Si Reynaldo na may congenital poliomeningitis at maagang namayapa sa edad na 6. Ikalawa niyang anak ay si Winifrede na ipinanganak noon 1948 at Efren Jr. na ipinanganak noon 1950. Muli siyang nagpakasal kay Virginia Montes na isa rin aktres. Sila ay nagkaroon ng 6 na anak. 2 dito ay sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang at pumasok din sa mundo ng pelikulang Pilipino. Si Christina Reyes na kilala sa kanyang naging pelikulang Jezebel. Si Christina ay gumanap na kontrabida dito para sa bidang si Vilma Santos bilang Jezebel. Si Efren Reyes Jr. naman ay isa rin aktor at director ngayon. Noon February 11, 1968, si Efren Reyes Sr. ay inatake sa puso at namatay sa Santa Ana Racetrack. Siya ay nadala pa sa first aid station ng racetrack at sinubukan matransfer agad sa St. Anne's Hospital sa Delpan Street subalit siya ay napronounce na dead on arrival. Ayon sa ilang saksi, si Efren ay kakatapos lang kumolekta ng kanyang mga napanalunan sa karera at ito ay pauwi na nang bigla na lamang mag-collapse. At doon nga ay napag-alaman na ito ay inatake sa puso na naging sanhi ng kanyang pagpanaw sa edad na 43 lamang. Nagkwento ang kanyang anak na si Efren Reyes Jr. na ang kanyang alaala sa kanyang ama ay hindi ganoon kalawak sapagkat ito ay namayapa noon siya ay 6 na taon gulang pa lamang. Naaalala niya na tuwing umaga ay humihingi silang magkakapatid ng baon sa kanyang ama habang ito ay nasa higaan pa. At may mga pagkakataon din na sila ay dinadala nito sa Arc Eagles sa Aurora Boulevard kung saan mayroong tindahan ng mga laruan na lubos na nagpapaligaya sa kanya bilang isang bata noon. Ang mga naging ambag ni Efren Reyes Sr. sa mundo ng Philippine show business ay hindi matatawaran. Siya ay isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga nagawa ay kinikilala ng marami magpasa hanggang ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Efren Reyes Sr., at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.